Ito po, naka-video. Tignan namin, tagas na po yung dugo. Wala na po talaga. Ayun po, ma'am. Nakakatakot. Hindi na makilala yung anak ko. Ma'am, bakit hindi namin makausap yung doktor? Oh my God. She was your patient, but officially, she was not. Kung binuksan na po yung bangkay, nilagay na po sa kabaong, hindi na po nabihisan po. Di gusto namin hong malaman yung doktor so we can file a malpractice case against her. Niloloko mo na lang kami, niloloko mo. Gusto mo naman maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Sabi ko, this must stop. Kinapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo kay Tulfo. Mahigpit na tradisyon sa maraming kultura ang pagpaparangal sa mga yumaong mahal natin sa buhay. A dead body, so it is said, is no longer the essence of the person. Ang bangkay ay magiging alabok na lamang. Ang tradisyon ng paggalang sa bangkay ay napakalalim. Kaya kahit nga hindi natin kaano-ano ang namatay, ang bangkay ay hindi nilalapastangan. Never. Desecration of the human dead body is a no-no. Ito po ang punot dulo ng sumbong sa amin ng pamilya ni Ezra Nael. Sumakabilang buhay siya noong May 14, 2021 sa Westlake Medical Center sa San Pedro, Laguna. Anyway, one looks at it, Ezra, after life, was desecrated. Ito ang pakiramdam ng pamilyang naulila ni Ezra. Kaya sila dumulog at nagsumbong sa amin. Muna magpapayin ninyo, may ating ang dalawin. Opo, bakit hindi po namin nag-i-tekin daw na ngayon, balikan natin ang mga pangyayari. Mula po sa Ortigas Center kung saan po malolocate ang opisina ng isang bungo kay Tulfo, ay bumiyahe po kami ng halos 2 oras para bisitahin sa Silang, Cavite ang pamilya ni Ezra Nael. Para po sa isang bungo kay Tulfo, ako si Angel Chen. Kung ating natatandaan, agad nating sinamahan ang nagsumbong na nanay ni Ezra sa Department of Health kaugnay ng kanilang reklamo. Ang nanay ni Ezra ay hindi pa umuwi sa Bicol. Ngayon nga, Kuya Mon, ay muli namin siyang kakapanayamin. Kasama ang mister ni Ezra at ang kanyang tiyahin. Ang biktimang si Ezra, 28 taong gulang, ay masayahin, maalaga sa pamilya, maalalahanin. Ano po ba ang nangyari noong May 14? Bakit niyo po siya isinugod sa ospital? Ang gabi po, sumuka po siya. Kala ko po normal lang po yun kasi sa buntis po. Tapos natulog na po kami. Mga alas 7 po, may umumpa sa mukha ako. Ngayon po, nagsisisor na po siya. Tumitilig yung mata po. Tapos nakagat po yung dila po, parang may dugo po. 3 ulit pang nag-seizure si Ezra. Nang dumating ang ambulansya, tanghali na. Alas 10, alas 11 po. Bali, ilang hospital yung nadaan ninyo bago kayo tinanggap at bago kayo nakarating ng Westlake? Siguro po mga 6 po. Pamputo yung Westlake po. Puro puno po. Wala po bakante ko. Alas sinasabi po nila. Pero nakausap mo ba siya sa pagitan ng mga seizures? Ay, hindi na po napagsasalita. Nagwawala pa po. Ayaw magpadala sa hospital. Bumabalibag po sa ambulansya. Sinisipa po yung ambulansya at yung kamay ng mga kantong. Nung pagkapasok ni Ezra doon sa ospital, nilagyan siya ng tubo. Meron Opa. Bang in-inject or pinainom na gamot sa kanya? Marami pong in-inject sa mga kamay. Tapos, dito pa sa ano. Tapos,
Puro ano po yung mga gamot? Yung kinausap ka ba ng doktor? Opo. Pinaliwanag ko sa'yo kung ano yung kalagayan ng misis mo? Opo, sinabi na nung ganun yung kalagayan niya daw. Binubuhay na lang daw sa kanya. Nang dumating ang nanay ni Ezra mula sa Bicol, ganoon rin di umano ang ibinungad sa kanya ng doktor. Oh, maging practical ka ha. Ako nagsasabi ng ano, kasi prangkahan tayo, yung anak mo wala na. Ang bumubuhay na lang yung machine. Lumalabas na comatose na si Ezra. Pero di pa rin po ako sumusuko gawin yung lahat. Yung gabi yun kasi wala pa akong makahanap ng pera. Tapos bumalik po kami doon sa ospital. Lalo nung makita po yung bill kaya hindi kami makaalis. Habang nasa bingit ng kamatayan ang buntis na si Ezra, ang kanyang pamilya ay tulirong naghahanap ng perang pambayad sa ospital. Ang nanay ni Ezra, samantala, ay may isa pang iniisip. Oh, sabi ko sa doktor, kung maaari po iligtas niyo yung sanggol, kahit yung sanggol na lang po, tinalikuran lang po ako, hindi ako pinansin. Yung pala, kinumbinsi yung asawa na huwag kunin yung baby. Sa ikatlong araw ni Ezra sa ospital, nangyari ang kinatatakutan ng kanyang pamilya. Ang sinabing sanhi ng kamatayan ni Ezra ay eclampsia. Eclampsia is a complication of pregnancy wherein the pregnant is having seizure. May tinatawag po tayong meron po siyang hypertension. Edema po. Actually, this is an OB case po. Ezra's family was devastated, pero ano pa ang magagawa nila? Hindi na naisalba ang buhay ni Ezra. Hindi rin nailigtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pagkamatay ni Ezra, nagsimula ang panibago nilang kalbaryo. Paano nila ilalabas ang bangkay upang mabigyan ng marangal na libing? Bayad muna. Ang nakipag-usap sa ospital para sa bayad ay ang tiyahin ni Ezra. Ospital, regarding po sa Dino. Oo, ako kasi nung umuwi na sila dito, nung 15 ng morning, na lahat na sila, so pagod na. So naglikom na kami ng pera. May nalikom kami dito kasi humihingi ng tulong lahat ng kamag-anak, nag-share-share na. Ang una nilang iniabot sa ospital ay 70,000 pesos. Wala pa sa kalahati ng kabuuang dapat nilang bayaran. Hindi iyon tinanggap ng ospital. Tapos po, kailangan po full paid po lahat pong babayaran para mailabas yung bangkay po. Nagmamakaawa ang pamilya ni Ezra. Opo, ma'am. Sabi niya nga po, kahit po kaluluwa ko may isusanla ako sa inyo para lang malabas yung bata na yan. Kasi napakasakit na nga po nang nangyayari sa amin. Tapos ayaw niyo pong kami ano. Ngunit baliwala iyon sa Westlake Medical Center. Ide-detain nila ang bangkay hanggat hindi kumpleto ang bayad. Ano pa ang magagawa ng pamilya ni Ezra? Madadala ba ang bangkay sa Bicol? Out of the question. Utang dito, utang doon. Pakiusap dito, pakiusap doon. Sa wakas, nadagdagan ang 70,000 pesos. Papayag na kaya ang Westlake Medical Center? Naka-envelope yung pera na dala ko is 100,000. Ngayon, pinakita ko sa kanya. Ma'am, ito na yung bayad namin. Ngunit ang dala ng tiya ni Ezra ay kulang pa rin ng 40,000 pesos. Humigit kumulang. Ire-release na kaya ang bangkay ni Ezra? Ganoon ang pag-asa ng kanyang pamilya. Pwede ba magkaroon ng lamay kahit ilang araw at gabi lamang? No way. Ma'am, makiusap ako, tao ako nakipag-usap sa inyo. At sabi ko, ma'am, gagawa ako ng promissory note na babayaran ko to kasi kung 3 days lang ilibing, Wednesday, Tuesday, mailibing na kung makuha namin. Di Wednesday, balik kami dito, hindi to maabot ng Tuesday, mabayaran na namin yung 40,000. Pumasok siya doon sa cubicle, may tinawagan. Bumalik siya, sabi niya, ma'am, hindi talaga pumayag. Sabi niya, ma'am, ano, meron ba kayong, yun nga, collateral? Sabi ko, anong collateral? Sabi niya, kahit ano, kung may kotse kayo, sabi ko, merong kotse, may, sabi niya, ORCR, sabi ko, meron. Nung nakuha na, dinala ko doon, hindi na naman daw pwede. Sabi, hindi pwede ma'am, di na naman siya pumayag, kailangan yung unit.
Sabi ko, hindi pwede yung unit. Dahil una, hindi sa amin yung sasakyan. Hiniram lang. So wala kami nagawa. Naglikom kami ng naglikom. Nangutang. Nagpakapal na ng mukha. Nakautang na. Nabuo na si 149,700 something. Kahit nga 25 centavos eh. Talagang binuo namin. Sa wakas, nabayaran din ng buo ang Westlake Medical Center. At ngayon, ang huling hiling nila ay mabigyan si Ezra ng isang decenting living. Pero kahit na yon, hindi nangyari. Ang Rosanes Funeral Homes ay noon pang 2006 sa serbisyo ng punerarya. Sa madaling sabi, bihasa na sila sa gawaing ito. Nang malaman ng proprietor ng punerarya ang petsa ng pagkamatay ng biktima, agad siyang nag-alala. Sabi ko, abay pakitanong lang kung may freezer sila. Dahil kung wala, kailangan makuha ngayong umaga. Kasi umaga sila nagpunta. Noong pang hapon namatay, the following day. Sabi ko, dapat ka ako makuha na yan. Dahil masisira na yung maliliit na tissue, bloated na siya. Kung sakali po ba na, hindi siya naka-freezer, pero merong air conditioning. Ay kahit na hindi po kakayanin ng aircon. Hindi po kakayanin ng aircon. Si Rolando Casica ay may 10 taon nang nagtatrabaho sa Rosanes Funeral Homes. Nung nandun kami sa may gilid ng morgue, medyo may naaminaw kami na hindi maganda. Ito gawa ng nasa loob po ng basement, di ba? Baka siguro hindi nakakasingaw lang, ganun. Kasi nga, mainit, napakainit. Walang hangin ng mga paso. So nagtanong kami dun sa guard kung may freezer ba yung morgue nila. Okay. Sabi naman ng guard, meron daw, kaya lang po, sira. Tapos may aircon din daw po, pero sira din po. Ilan po yung patay? Yung nandun lang po ay isa lang. Siya lang. Si Jasper Rosanes naman, anak ni Mang Enrico, ay empleyado na rito sa pulpa noong 2006. Dapat po, 68 hours, nagamot na po yan, na-embalsam na. Kaya po nung sinabing ganun, ang nasa isip ko po ay talagang ililibin na. Kagigwa ng pagbinuksan mo talaga yun. Loaded na po talaga siya. Hindi po namin binuksan eh. Hindi po namin binuksan. Gawa na nga po, babaho na po eh. Pag binuksan nyo na po, lalo po lalabas nyo. Tsaka po wala pang abiso sa amin ng pamilya na pwede na namin buksan. Baka po pagka binuksan namin, magkaroon po kami ng issue. Pagka hindi kagad nagamutan sa loob ng 8 hours, edi magiging bloated po talaga. Yung parang nalunod na siya. Mm-hmm. Naloob ang katawan. Hanggang sa makikita mo, pag binuksan mo, yung parang binukbog na maraming pasa. Tapos yung nasuka na siya ng dugo, nalabas sa tenga, sa ilong. Bulok na po talaga yun. Ang ibig sabihin. Kasi sisimula na yun. Opo, di ko magsisimula. Sa loob po ng 12 oras, meron na po nga po ng kamay yan eh. Pero sa loob po ng 12 oras, nagagawa po po ng parangan yan, ang mga embalmer. Pero yung 32 hours po, wala na po magagawa embalmer dyan. Kahit sino ang embalmer na sabihin magaling, wala po magagawa ng embalmer. Sa punerarya, ni hindi na nila binuksan ang cadaver bag. Si Mang Enrico na ang nagpaliwanag kung bakit. Tapos yun nga po, pagtawag sa amin ng punerarya, eh hindi na po raw papakinabangan yung bangkay ng anak mo, mabahong-mabaho na, hindi na po namin kaya. So kung ano, sabi nila, diretso living to. Mula sa walang silbing morgue ng Westlake Medical Center sa Laguna, diretso ang bangkay sa sementeryo sa Silang, Cavite. Maging ang mga tauhan ng punerariyang kinontrata ng pamilya ni Ezra ay na-shock sa nangyari sa bangkay. Sanay na sila sa pag-handle ng mga patay. Pero hindi sila makapaniwala sa nangyari kay Ezra. Doon kami naman po nalaman. Yung po, kung binuksan na po yung bangkay, yun po, doon kami nag-iyakan. Tapos nilagay na po sa kabaho. Hindi na po nabihisan po. Ito po yung aking kapatid. Hindi po makataro ngayon yung ginawa nila. Diyos ko po. Ang laki-laki po ng binayad namin. Hindi, titingnan na natin. Hindi, bubuksan naman nila yan eh.
Ilalaban natin to, hindi yung ganyan ginawa nila. Diyos ko po. Ito po, naka-video. Tignan namin, tagas na po yung dugo. Wala na po talaga. Kuya, ulo lang ha? Hindi po, ulo lang. Ayun, itura. Ayan po yung kapatid ko. Magana po yan, pag-ilikan. Masabot din eh. Ayun po, ma'am, nakakatakot. Hindi na makilala yung anak ko. Hindi na mawari yung itsura niya. Tapos, nag-iiyakan nga po kami ng pag-uras na yun nang binubuksan yung bangkay. Bigla po talaga kami na gimbal sa itsura ng anak ko. Hindi po ko talaga kanais-nais. Kaya sabi ko, bakit ginanyan ang mga hayop na yan? Kasama ang pamilya ni Ezra, nagpunta kami sa West Lake Medical Center sa San Pedro, Laguna. Unfortunately, hindi pinayagan ang aming kamera. May reklamo po kasi itong si Mrs. Nael. Sa confrontation, isinalaysay ulit namin ang mga detalye ng issue. Nainip na si Kuya Mon. Ma'am, bakit hindi naman makausap yung doktor? Well, actually, ang ginagawa ko po ngayon is to gather all the information kasi wala po akong idea. But with this po, kung makuha ko po lahat ng information, we will review po in charge po ng pasyente, yung mga consent po niyang pinirmahan, and babalikan po namin kayo with that, sir. At that point, nag-join na sa aming usapan ang Chief Operating Officer ng Westlake Medical Center. Hi, Sir Mar. Hi, Sir. This is Hello. Sir Mar, our CEO. Sige po. Apo, po kayo, morning. Sir. Apo, this is Marisa. Marisa po. Ako po si Ramon Dulfo, yung staff ko po. Nagreklamo po kami, sir. Are you a doctor? No, I'm not, yeah. Sir. 14 po, tapos po ng 15 po ng 8 ng gabi, nakuha po. Yun ang nga po, wala na, iba yung amoy. So, state of decomposition. Ang tanong ko po, bakit wala kayong ano to? Hindi. Freezer? Ay, hindi rin po, air condition daw po yung labo. Aircon, that's not sufficient. Di gusto namin hong malaman yung doktor, so we can file a malpractice case against, sir. Pero ang tanong ko ho, bakit na-agnas yung patay? I believe kasi na it was being coordinated to be transferred, kaya kumbaga, they are not patients. Oh my God. So she was your patient, but officially she was not. So who does the family blame? Kung if it happened in the ER, so
the authorized person. Yung doktor. RD, what about yung morgue? Wala kayong kuha ng morgue? Walang research? Another case po. Kasi ang payment naman, dito naman inaayos yung payment. Uh-huh. And then yung bank files nang galing sa inyong hospital, so siguro naman po, kung hindi kaya ng inyong morgue, i-safekeep yung bank files, bakit hindi na lang po ninyo i-endorse sa coronaria? At huwag na lang mag-release ng website. Okay, yeah, yeah, so, yeah, we will take a look at this kasi... So, yun din po sana yung gusto malaman. Dahil hindi na lang itong transfer sa coronaria. But first of all, we would like to apologize no, for all this trouble that we are undergoing and all the hassle. So, we apologize. We will look into our system. Pero ngayon po ako naka-ano. This is the first time I've come across this kind of setup. That doctors are hired from the outside to work here, and then the patient, since the doctors are hired from the outside, the patient is considered an outpatient. Yeah, yeah, pero kung naging outpatient po siya, if she was considered an outpatient, then she would not have been confined or confined to your morgue, di ba? Supposed to be. Supposed to be. Yeah, so anyway, ma'am, so we apologize talaga, no? Kasi whatever happens, there is still yung moral and, you know, being human. We understand na talaga, we should have done better than that. So, I mean, we will have an apology and see that we should never happen again. Sensya na po kayo, but we'll also help the family file a case against the hospital. Wala ho tayong manggawa dyan. No, no offense meant. Kinatulong lang po namin ito. Sinamahan naman namin ang nanay ng yumaong si Ezra upang magpa-blotter sa San Pedro PNP kaugnay ng pagsasampa namin ng kaso laban sa Westlake sa ngalan ng pamilya ni Ezra Nael. Friends, something extraordinary happened as Ezra was being laid to rest. We were not there where it was not supposed to have happened. Bali nga po mag-inject dyan na tangkit nung habang binubuksan po. Oh, at ngayon po. Mihingi po talaga ng katarangan. Ano, umiyak yung sanggol? Oo, oh, 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 oh. Ibig sabihin buhay yung sanggol? Hindi po, parang nagbigay lang po siya ng... Ano? Ano? Wait. Parang damdam po sanggol. Oh my God. Ibig sabihin na walang sanggol dyan? Oh my God. So, may palang supernatural... Walang sanggol doon sa kuhan? Nakakapanindig pala hibo yan ah. Pero nang ipakita sa amin ang video ng paglilibing sa gabi, ang aming narinig na naka-record ay hindi lamang ang usapan ng mga tao sa paligid. Iyak ng isang sanggol, yan ang malinaw naming narinig. Wala silang kasamang sanggol sa sementeryo. Wala ring bahay na malapit na posibleng may sanggol na umiiyak. Para sa akin, isa itong paranormal manifestation. Admittedly, not everybody believes in this. At any rate, let's go back to the normal. Or owing to the treatment that the dead Ezra received. Should I say, the abnormal. Considering how things work out in these parts, ang katarungan para kay Ezra ay hindi madaling mangyayari. Pero ang kanyang pamilya at tayo na ring lahat ay kailangang maliwanagan tungkol sa isyong nakapaloob sa trahedya ni Ezra. Ito ang public cemetery ng Bulihan, Silang, Cavite.
Kuya Mon, kasama naming dumadalaw dito ang live-in partner ni Ezra, si Roel, ang nanay niya, si Aling Marisa, at ang isa pa niyang kapatid. Umaasa kami na makakamit ng pamilya ng biktima ang hinihinging katarungan para sa kanya, at gayon din ang walang hanggang kapayapaan ng kaluluwa ni Ezra at ng sanggol na kasama niyang nasawi sa kanyang sinapupunan. Para po sa Isumbong Mo kay Tulfo, ako si Angel Chen. Pasyenteng namatay, pero nagsimula ng maagnas ang bangkay ng hindi nababaon sa hukay. Natural, ang mga naulila magagalit. Hihingi ng hustisya. Gusto ko po talagang maparusahan kung ano yung ginawa nila. Yung doktor na yun, nasa yung hospital na yan, na hindi nila inasikaso yun. Ako gusto ko po talagang makakapuha ng katarungan. Hindi na po kasi tanggap ko lang, pero hindi na rin ito po sa video nila sa akin. Ganon din ang aming pakiramdam sa serbisyo publiko at sa paggawa ng programang ito. The matter of humanity ought to be ingrained where it should be, in the heart. Humanity. Siguro, yun din ang significance ng iyak ng unborn baby na narinig sa libing ni Ezra. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat ug mabuhay! Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pangapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!